niya lang gawin, literal bugahan mo lahat at atakin mo lahat ng target mo. And yung Rafaela, it allows you to do that kasi yung mobility, kina-counter mo na yung hit and miss factor ng Minana Evos. And also, ina-amplify mo yung effect na, guys, may ultra late game scaling heroes kami. Kapag hindi nyo napatay itong mga ito, aabot tayo late game. Makakasapak at makakasapak talaga with those movement speed na mabibigay dito ng Rafaela at ibang klase ang ating aabangan na pagpasok ng game number 2. First time ko makakita ng matchup between Aldous and this Fredrin. Naka quantum charge pa, ang bilis niyan. Nagwawala yan. Ang baon na meron ang mga Raiders, raid might just be complete kasi kapag ginamit kagad yung Chase Fate, eh baka magkaroon sila ng agarang respo na kinakailangan ng RSG in terms of this fight. Wait lang. Let me just say, hindi ko kasi nakikita ito ngayon. Sige. Mas mabilis pala mag-clear yung Aldous kaysa kay Fredrin. Oo nga eh. Nakapag-purple kagad. Kasama pa yung butike. Pero sa tier of trivia na narito ngayon, Lancy A. Archmail's Blood. 50% ng first blood ng ganilang kuponan ay nanghaling sa kanya. Tunay. Natusok ng Minana Evos kasi the Lance is there para mag-provide sa kanila. The emblem builds, something quite different there, pero halos tatlo. Agility. Yung mobility. Super interesting, by the way, na naka-assassin emblem si Irad. I thought for sure he would go for a tank, pero the additional adaptive penetration does help him sa early game and yung thrift. Para yung sapak-sapak nga ng walang first skill, may additional 16 damage. Para na mas mabilis yung snowball ng early game. Kasi ang kailangan mo talaga kay Aldous is hindi yung ano eh, hindi yung damage. Yung damage kaya mo siya kailangan para mas mabilis ka umabot sa point na literal win na one hit mo lahat. Pero for sure, yung item progression nito would be full tank. Siguro kahit isang damage item lang tapos full tank na, pwede. Isang Fury Hammer, ganun, no? Tama, para sa penetration. Pero ngayon, nagkakitaan kagad dito sa may bandang itaas, Lord JM. Chase plate ay naikasa. May marka. Nuts dito ay hahabulin pero si Irad ay papunta sa may bandang gitna at may event flicker ay nagamit na rin. Nagamit na ang ilan sa mga ultimates before this Lord even started. And Irad, medyo wala na siya pero doon yung first blood sa may bandang itaas pero may counter attack naman na bibitawan si Nuts with that extra passive coming in from his skills. 1-1 parehas, pero Minana ang nauna in terms of taking this turtle. I'm not sure if that was a good trade for Minana Evos. Padadali ng konti si JMAR dito. Makakapag-participate si Nats, pero hindi. Give up na ni Irad yung turtle. I was gonna say na baka mag-decide yung RSG na i-rush yung turtle. Pero give up na ng Aldous. Yun na. First turtle na ating game ay nakuha ni Kazen AR. Maganda at maagang sabihin na natin na pagkuha. No, para dito kay Kazen. And ito yung gusto mo, no? Kapag ikaw ay jungler, malaya ka lang kumuha ng mga farms mo. Yeah. Pero kasi ang worry mo dito, nasan ba yung Aldous? Kailangan natin makita yung yun Aldous. Yun nga eh. Ang ganda nga nung decision ni Irad na i-let go yung turtle. Kasi instead of the 50-50, isipin mo yung late game. Focus ang RSG ngayon. Playing to scale. Wala tayong pakay ng early game. Hayaan mo si Minana Evos. Trumade sila ng trumade. As long as may nakukuha tayo, as long as safe tayo, at hindi sila nagtutulak ng tore, okay tayo. You have to play for the late game, Aldous. Pareha sila eh. Si Irad, hindi napapakialaman. Si Kazen din, kahit papano, 1-0-0 ngayon dahil sa nakuha niyang gank sa may bandang itaas. And aray, not to mention though, sakit. Nababanggit natin yung mga junglers, pero nakakalimutan yata si Domeng na ngayon is having a great matchup against Eman in this match. Talaga nakakalamang siya eh, kasi kung kits lang ang bayan na nga, no? Pag-uusapan sana natin. Galit sa minions. Ang dami kasing baril eh. And ngayon ay nagamit yung Asher Echo. Kita nila na may dalawang members mula dito sa RNG sa ibaba. Pero si Irad, naka-chase pa si Doming kanyang puntirya. Susugod na naman itong si Irad, pero mananakap siya 1-2 times. Taunt may kasama pa para sa Casey na malalatag na naman yung Minoan's Fury para mailatag sa iba mga members ng RSG. Pero back away, sabi ng Minana Evos, tayo sila makakuha ng isang kill. Light goes down and RSG backs away. Yeah, grabe yung pinamahalas dito na pagbawi din ng Minana Evos. Hinawakan lang yung Minoan's Fury. E nung napunta na sila doon sa sitwasyon na maganda na yung pwedeng ilatag na yung Minoan's Fury, ikinamit lang kagad. Tapos ngayon, may posibilidad pa na mabasag yung Tori dito sa may bandang ibaba. Yep. I mean, it wouldn't be the worst for RSG kasi payapa pa rin nag-farm si Irat. And hindi naman namatay si Eman. Medyo malungkot lang yung RSG na ang nakakuha ng kill ay si Doming AR. Tapos nakabasag pa siya ng Tori. So, effectively, nabuboost yung pag-scaling na Minana Evos specifically on this Beatrix. Pero again, all of this is fine. As long as hindi very soul-crushing yung victories for Minana Evos, still, hawak mo yung Aldous.
may pag-asa pa rin sa late game. Ito pa rin ang pagkakataon na pwede nilang gamitin in this matchup. Medyo nangangalahati na in another take para sa side ng Minana Evos as RSG still trying to find their very own objective. Pero hanggang ngayon, hindi sila binibigyan ng kahit anong opening ng Minana. Yeah, importante lang naman dito, huwag munang mamatay si Irad. Makakuha lang siya ng mga farm. At tingnan mo naman, binibigay na sa kanya yung... lane, no? Oo, binibigay na sa kanya yung lane. Ang malupit doon, sobrang patient niya. Hinintay niya pa talaga yung 5 minutes. 4:58, nakasilip na siya. Wait lang, may ano pa tayo. May reductions pa tayo. May ano pa, may mga tax ganun. Konti pa. Kondi pa. Pero ngayon, dito kaya na niyang umall out eh. Uh-oh. Na mailalatag niya na yung kanyang mga stacks. Mas maitataas niya na ito ng bahagya. Slowly but surely, ang playstyle dito ng RSGSD, rack more items. Thunderbelt para kay Rad. Mm-hmm. And kapansin-pansin na malaki na yung napupondo dito ni Doming AR. Yep. Hindi naman super iwan. Halos 1,000 higit lang, or halos 1,000 lang naman para dito kay Doming AR. Pero kung papansin mo kasi pagdating sa item, BOD kagad, the first item. Galit na galit eh, no? Parang ayaw niyang slow down yung kanyang scaling. Kasi yung BOD talaga, nakakatulong yan. Maybe, sabihin natin, pag wala kang Fury Hammer, medyo mas mahirap pumatay ng heroes. Pero in terms of farm, mas mabilis yung kapag hawak mo yung BOD. Kasi napakataas yung damage and meron pang movement speed Alright. na binibigay yan. So mas madali kang nakakaikot sa mapa. Grabe, bumabakat na kaagad yung mga bala na binibitawan dito ni Doming AR. This is a classic Nova tricks na ating matutunghayan ngayon. Pero may pag-agaw na ginagawa dito si Kazen. At nakuha niya yung orange buff. So, again, ini-starve nila dito si Irad eh. Nandun na naman sila. Not only that, orange plus Tore sa may bandang itaas ang kanilang nakuha dito. This gives less room para sa side ng RSG na kumuha. Kaya medyo napipilita na si Irad to go to the opponent's jungle para makakuha lang na mas maraming stacks. Yun nga, inaagad na rin kagad dito ng Minana Evos. Hindi na nila hinahayaan pa. And yun yung sinasabi ni Midnight kanina, na ticking time bomb na hawak dito ng RSG. Yeah. Kapag nakakuha na magandang farm dito si Rad, sa ngayon, hindi pa rin siya namamatay. And level 10 na. So, unti-unti lang masisindihan yun eh. Pero ang tanong, sa tamang panahon ba masisindihan? Kasi ang Minana, hindi na nagbibiro dito. Minamadali na rin nila yung laro eh. Oh, sunod-sunod na yung objective take sa Minana Evos kasi wala kang pipigil sa side ng RSG. Pero maganda pa rin yung ginagawa na trade ng RSG rito. Nakakuha ng Tore sa may bottom lane and hindi rin napipigilan yung farm ni Irad. Even though malaki yung gold date na hawak ng Minana Evos dito, mostly it's just on the gold lane. And hindi masyado nagmamatter yan kasi again, pagdating sa late game, isang sapak kalaki Aldous eh. Isang sapak kalaki. Yun yung problema mo eh. Kahit gano'ng kalaki gold date mo. Baka onward din ay gagamitin, pero hindi pa rin. Nalatag nila yung mga skills na kailangan, nasipat nila kung saan magagaling yung RSG. Pero ang call ngayon, sama-sama na, parehas na teams, wala mag-iiwanan. And the rest of the members of Minana Evos will be here in the jungle. At ang priority ay kunin ang purple buff. Okay, so nagamit na rin yung Shay's Fate. Kanino nakakasa ito? Uy, tumuloy! Ay, itutuloy niya, kalahati. Hindi. Si Doming, tumpak na konti. Ay, hindi, si Irad pala yun. Pero doon naman yung extra knock-up coming in sa side. Grabe yung zone! Naiwan ng konti si Kazen, Spider-Mas, Romekta ng konti, umangas na bahagya. Pero nakatakas at nakawala pa ang iba sa mga members ng Minana Evos as they tend to initiate. By the way, ito yung kailangang isipin ng ano, ito yung kailangang isipin ng RSG. Naka-quantum charge si Irad. Kapag tinama ka ng isang sabak, napakabilis ang movement speed niyan. Tapos pwede ka pa niyang i-retry. Literal na mapapaflicker ka. Pag ikaw yung pinili niyang target. Parang kinotongan, tas tatakbo pala yun. Alam mong may kasunod yung gagawin dito eh. Tsaka nakakailang, nakita mo yung group up ng Minana Evos kanina, parang hindi nila alam kung lalaban sila, napagamit pa ng ultimate si Spider-Miles. Tapos ano nangyari, tinakbuhan lang sila ng Aldous. Mm-hmm. And good decision yun para sa RSG kasi hindi mo rin maa-atim eh na lumaban doon sa pagkakataon na yun, knowing na mababa na rin naman yung oras para mabuhay yung unang lore ng ating game. At gusto mo na tuloy-tuloy yung pag-scale ng iyong hero. Judging by the time elapsed, siguro mga nasa 100 something pa lang yung stocks nito eh. So kailangan niya pang mag-farm. Hindi pa sapat yung kanya nakukuha rito. And ang worrying, ang wino-worry ko dito, yun na nga ay the Nova Tricks! Wow. Doon magsisimula yun. I was gonna say na itong middle lane stare down hindi effective for Minana Evos. Kasi kailangan nila makakuha ng something. Kasi, again, nasa 9 minutes tayo. Abot tayo sa point na yung stacks ni Aldous ay tumataas. Pero RSG, they just lost the post 5 Rafaela in the middle lane. And that converts to the Lord for Minana Evos. Samantalang trade lang din yung inahanap ng RSG. If you're Minana Evos, you're happy with that. Pero you're not content. Hindi pa sapat to. Yung 3.3K gold lead na yan,
again, hindi siya nagmamatter kasi pag umabot kayo sa point na yung stacks ni Aldous ay napakalaki na, execution battle to eh, hindi network battle. Execution battle talaga kasi ang kailangan mo intindihin, sino yung kayang patayin ng RSG. Laka. Sobrang ganda naman ng timing na nakuha nila si Light kaagad nung palabas yung Turtle. And this time, hindi na makalabas ang kupunan ng RSG kasi they want to go for the offensive. Hinihintay nila si Irad. Hinihintay nila yung Altavira, men. Tamang panahon. Kailangan nilang gawin ng paraan. Pero hanggang ngayon, ay gumagawa pa rin sila ng way para masustain at mapatagal itong laban. Dahil kailangan pa nilang depensahan yung Lord. Kapit lang daw eh. Kapit lang. And yun yung ginagawa ngayon ng RSG. Kaya lang ang problema kasi, eto na eh. Nagsisimula na rin yung pag-atake ng Minara Imos. Oh, the mobility. Alas si Eman. Puti na lang atakaw na siya. Pero si Aqua medyo na nakit ng konti. Pero dito na yung kapitin na rin. Pero andito na si Irad. Super hit natin kaya. Doming AR goes down. And mukhang ito na yata ang shutdown. Pero knockdown pa ulit-ulit ang ibinibigay para kay Irad. At mukhang kailangan niya na mapalayo ng konti. Aqua tries to go for the assistance. Pero 2-for-1. Doming for the rest of the members of RSG. At sila ay de-depensa pa rin. Pero sabi ng RSG, nakakuha na tayo ng isa. Baka ito na yun. Kung saan-saan nang gagaling yung damage dito ng Minana Imus eh. Pero patay din si Doming AR. Kailangan mag-ingitan din talaga ng Minana Evos. Although hindi pa naman nila nakita yung sapak ni Irad. Tinamaan lang talaga siya nung chase fate. Pero malaking bagay yun na nakakuha ng stack. Yung Aldous, if I'm not mistaken, 10 stacks kakad yun. Kada hero kill, 10 stacks for the Aldous. Parehas ng hero tsaka ng Torre kapag nakakakuha ka. At ngayon, papunta na tayo sa 11 minutes and 25 seconds ng ating game. Tumatagal yung laro. So, kailangan magmadali ng Minana Evos dito. Kapag tumagal yung laro, ito kasi yung ginagawa ng RSG. Kaya ang baba rin ng kill score na nakikita natin ngayon dahil nagde-decision siya eh. Huwag tayong lumaban. Huwag tayong lumaban. Hindi pwede. Maganda yung nabanggit mo kasi kanina nakita natin nung nag-defend sila first Minana Evos. Typical RSG play would be si Nats gagamit ng penalty zone. Pero hindi niya ginagamit. Parang inaano niya yung Minana Evos. Hindi. Pilitin niyo ako mag-penalty zone. Gusto ko patagalin yung laban ito kasi may Aldous na nagtutulak dun sa opposite side ng map. Pero teka lang. Yeah. Oh, uy. May report. Nasa 300 na daw. Ang stocks ni Irad. Nasa 300 na. So, liwanag. Nakikita na natin. Bahagya. Yung liwanag na dala-dala ng RSG Philippines. Look at the damage. Pero ang tanong kasi kung magagamit niya ba yun eh. Maihahampas so, niya ba? Sobrang dami ng knock-ups na hawak ng side ng Minana Evos. Nakita natin yung potential kanina na umabot sa point na kailangan ng umiska po. I mean, itong si Irad kasi alam niya na medyo madadamage talaga siya pag hindi siya nakalatag ng knock-up. The thing is, kailangan ni Kite ng Minana Evos Liberty yung Aldous. Kaya nga the Raphael makes sense. Kasi pagdating yung late game, lalo kapag lumabas na yung mga immortalities, dun na yung malaking problema ng Minana Evos. Naku, pero si Irad yata, ang target nila. Mukha-all out na sila dito, pero si Irad wala na yan sa mapupuntahan pa! Aldous goes down! Oh. And Minana Evos makes a game-changing play. Yeah. Priority na lang natin kung sino ba yung nagpapahirap. Oo, malaking kill yun. Sabi namin Nanay Boss, huwag tayo sa objective. Boys, saan mag-i-split push yung Aldous? Doon tayo. Oo, ito yung master plan eh, ng Minanay Boss eh. Alam mo na kagad eh, kung meron silang board dito, mukha kagad ni Irad yung nakalagay eh. And yun yung alam ng Minana Evos na kailangan nilang gawin. Huwag muna natin intindihin si Eman, ang intindihin natin si Irad. Yep. Kailangan natin i-shutdown at kunin itong si Irad. Pero maganda rin sinasabi mo ha, kahit gaano kataas yung stocks niya, kahit gaano karaming item ang napondohan niya, kapag hindi niya na ipangsapak yan dahil sa dami ng lockdowns and the knock-ups. Kita nyo na kagad, 377. Wow. Sapak na aray, sapak. Nakita mo? Sapak na sapak na si Irad, men. Tag-iisa lang. Oh. Tutong na. 2.7 isang sapak. Maximum damage, 3.5. Tag-iisang sapak lang yung isang, mga minions. Isang HP bar ni Doming AR yun. Oh, no. Naghihintay na lang siya. Wait. 800 times 5. Okay, may matita na. May maiiwan. Pero alam mong ando na. Ando na. Malapit na. Na lang. Pero again, Minana holding a 7K gold lead. At ito na nga, sila't pasugod na. RSG Philippines kailangan kumapit sa kanilang base. Yung Lord sa may bandang gitna ay dumamba na rin. Oo, oh, walang buhay. Dito ang Minana Evos. 7K gold lead para sa kanilang kupunan. Lord GMAR ay narito rin. And kumakapit lang talaga dito ang mga Raiders. Basag ang inhibitor sa may bandang gitna pero makakadepensa naman ang kupunan ng RSG. Kapit. Matatag ang kailangan nilang gawin
apat kontra sa lima, pero hindi pa rin naman nag-engage. Nandun na yung chase fate ng mamarka. Sino ba ang kanya mamarka? Doming! Doming at this point, pero nasa may ibang talikuran. Oh, the taunt! The taunt! Extra nakapat na mawawala na naman. Si Irad at this point, extra nakapat para sa side ng RSG and Minana. Wants to go for it again. Penalty zone nagagamitin na lang, pero dalawa na lang sila. Eman might just go down, and it's a wipeout para sa side ng RSG. Minana with a 9k gold lead, and it's a sweep. Busyan para sa Minana Evos.